Samantala, namili na ng mga bagong leader ang 17th Congress. Kapwa taga Mindanao ang mangunguna sa Senado, gayon din sa Kamara de Representantes. Inihalal ng mga senador si Koko Pimentel bilang bagong Senate President matapos ang nominal voting. Pero hindi naman dumating kanina si Senador Alan Peter Cayetano. Si Mean Corvera sa detalye. Opisyal nang nagbukas ang sesyon ng 17th Congress. Unang isinalang sa agenda ang panunumpa ng 12 bagong senador na nahalal sa katatapos na May 2016 elections. Si Senador Bam Aquino ang nanguna sa panunumpa bilang pinakabatang miyembro ng Senado. With the formal oath-taking of the newly elected senators. To the best of my ability, the duties of my present position, and of all others, I may hereafter hold under the Republic of the Philippines, that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I will obey the laws and legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities, and maintain true faith and allegiance to the Republic of the Philippines, and that I impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Congratulations to our new senators of the Republic. Matapos ang panunumpa, sinimulan ng eleksyon para naman sa susunod na leader ng Senado. Sina Senador Vicente Soto at Juan Miguel Zubiri ang tumayo para inominate si Senador Aquilino Koko Pimentel para maging susunod na leader ng 17th Congress. Mr. President, my esteemed colleagues, I rise to nominate the next Senate President of the 17th Congress. In all candor, it cannot be denied that all those who run a race seek victory at the finish line. I was there at the starting gun or the starting gate. But along the way, I sense that it is my duty to pull the lofty ambition or that lofty ambition down and honor my word to the nominee. Today is about a sun that has risen. So my esteemed colleagues, ladies and gentlemen, with distinct honor, I nominate for Senate President, Senator Aquilino Martin de la Liana Pimentel III. Mr. President, it is my honor and privilege to second the nomination of a fellow Mindanaoan leader, who in the past I've had the unfortunate experience as having as a bitter rival. But today, we leave all that bitterness behind us as a sign of unity, magnanimity, and support for our people and for our fellow Mindanaoan president who has made history for our region. Nasungkit ni Pimentel ang pwesto matapos ang nominal voting. 20 senador ang pumabor kay Pimentel kumpara sa katunggali na si Senador Ralph Recto. Bilang pinakabatang bagong miyembro ng Senado, si Senador Manny Pacquiao ang nagpanumpa kay Pimentel bilang tradisyon ng Senado. Hi, state your name. I, Aquilino Martin de la Liana Pimentel III. Having been elected as Senate President, Do hereby solemnly swear that I will well and faithfully discharge to the best of my ability the duties of my present position and of all others I may hereafter hold under the Republic of the Philippines that I will support and defend the Constitution of the Republic of the Philippines and defend the Constitution of the Republic of the Philippines. That I will obey the laws and legal orders and decrees promulgated by the duly constituted authorities and maintain true faith
and maintain true faith in allegiance to the Republic of the Philippines and allegiance to the Republic of the Philippines and that I impose this obligation and that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation without mental reservation or purpose of evasion, or purpose of evasion so help me God. So help me God. Congratulations. Thank you. Sa kanyang talumpati, nagpapasalamat si Pimentel sa kanyang mga kapwa senador sa pagbibigay ng suporta sa kanya. Bilang pagdalima raw sa ipinatutupad na pagbabago sa ilalim ng Duterte administration, tiniyak ni Pimentel na magiging patas siya sa implementasyon ng reforma. Hence, I pledge before all of you today that I will be fair in carrying out the mandate that you have given me as Senate President. I assure all of our colleagues that fairness will be the guiding principle in our implementation of the program of government for change that the majority of senators have agreed upon. Kasabay nito, inilatag ni Pimentel ang magiging programa ng 17th Congress. Bukod kay Pimentel na italaga naman bilang Senate pro tempore, si Senator Franklin Drilon habang magiging majority leader si Soto na siya rin tatayong chairman ng Rules Committee. Si Senator Ralph Recto ang magiging leader ng Minority Bloc sa Senado, kasama sila Senator Francis Escudero at Antonio Trillanes. Pagtiyak ni Recto, hindi sila magiging obstructionist para wasakin ang gobyerno at tutulong sa mga ipatutupad na reforma ng administrasyon. Pero pagtiyak nito, mahigpit ang gagawin nilang pagbabantay. I envision our role as quality control inspectors on the lookout for weaknesses, subjecting every bill to a stress test so it is assured of trouble-free implementation. Kapansin-pansin naman na no-show sa unang araw ng sesyon si Senator Alan Peter Cayetano. Si Cayetano na naging running mate ni Pangulong Duterte ang isa sa mga nag-aambisyon na maging susunod na Senate President. Pero si Pimentel ang sinuportahan ng mayorya sa mga senador bilang nag-iisang kapartido ng Pangulo sa PDP laban. Sa isang statement, inamin ni Cayetano na nabigo siyang masungkit ang posisyon dahil tinanggihan niya umano ang alok ng dalawang partido dahil gusto niya raw protektahan ang Pangulo. Handa raw si Senador Koko Pimentel na makipagdialogo at iabot ang kamay ng pagkipagkaibigan kay Senador Alan Peter Cayetano. Bilang parehong kapartido ng Pangulo, kailangan anyang iisa ang kanilang agenda para matiyak na maisusulong ang mga reforma. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, I am 1 with 25.